Hello, kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat. So, naririto na naman tayo ngayon. Muling magagawa about electronics. So, meron tayo ditong i-re-repair. Ito. Dinala sa atin ng customer. Galing pa siya ng QC, Quezon City. So, electronic voltage regulator siya. Dalawa siya, dalawang braso. So, bago ang lahat, bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload pa nating mga videos about sa repair. Kahit pa paano sa makatutulong sa inyong kaalaman. So, ang kaalaman ay ating pagyamanin. So, ito, tingnan natin. Anong problema nito? So, hindi ko muna siya isasaksak, baka pumutok. Kaya tingnan ko muna siya kung anong problema. Mukhang kumakalog-kalog eh. So buksan ko muna siya. Para malaman kung ano yung kumakalog sa loob. Yes, let's check first. Madapong buksan ha, sa tagiliran. Buksan. Of course, ay buksan natin muna. Baka kasi pumutok. May kumakalog kasi daw sa loob. So, kailangan ko muna siyang buksan. Tanggalin ko muna yung mga tornilyo. So, eto na. Natanggalan natin ang tornilyo. Buksan na natin. Ayan. So, tingnan natin ang problema. Kung anong problema niya. So, mukhang okay naman siya eh. Mukhang gumagana naman ito. Tapos tingin natin. Wala namang nakalog. Siguro yung maluwag lang mga ano. Yung manakalog. Ready natin ang pasukat nating tester. Bali tayo na DC. DC ba ito? DC. Hindi. DC yan. AC. Automatic direct current yan. So AC tayo. AC. Let's check AC. AC. So yan. Kita pa sa ating side monitor ang ating tester. Ilaw natin. Sabang ilaw nito. Ito. Ayan. So, isaksak natin siya. Para makita natin ang problema. So, 220 naman siya. Bakit may 50 volts na agad siya? So, tingin natin. 50 volts. Bakit may 50 volts siya? Ano yan? Nade-detect niya? Napaka-detect naman ang tester kung ito. Nade-detect niya kapag malapit na may voltahe. Check natin. Hindi gumagana ito. Bakit ito lang? So, wala. So, ito bang on? Easy. Ano ba yan? On? Ayan.
nakaon na. So nakalimutan pala natin iyon. So check natin kung ilang volts. So ayan. Meron siyang mabatapin daw. $220. Kabila. $220. Kabila. $220. Sa kabila. Parang wala. So wala yung kabila. Wala yung 110. Hindi siya gumagana. 110. Wala natin. Dating i-check kung ano po yan. Binago na kasi yung wiring niya. So yung wiring niya papunta doon. Tapos merong isang binalatan. So saan kaya ang binalatan na yun? Saan galing? Ito isa na to ay putol. So hindi naka-connect, nag-spark siya. Tanggal yan, mga kalikalog. So wala siyang maayos na ano, ito mahirap eh. Yan, ni-repair kasi ito ng ibang ng electrician. Electrician ang dumali nito. Kaya so kailangan ko siyang ihinang ng maayos para maiwasan na ang pag-short, pag-spark. So, lalagay natin siya dito. Shoot siya dito dapat. Yan. Dapat hindi siya dikit-dikit. Kasi mahirap ito kung nag-shoot. Kasi hinang natin siya ng ganda pag-ahinang. Yes. Sa ating ulit. Tapin natin ang ating LED na sa napalagay. Nangangin natin siya.
ko siyang padikitin. Lagyan natin ng isolation ito para maganda-ganda siya. Para hindi ano siya. Basta sa magdikit. Try na natin, saksak natin. Sana okay na siya. Sana hindi pumutok. Ayan, testing natin. Ayan, ano siya? Power siya. Sukatin natin siya ngayon kung mayroon siyang output. So, sukatin natin. Siya nga to 20. Ayan, meron siya to 20. Ayan, meron to 20. Ayan, to 20 meron din. Tapos itong isa. Check na natin itong isa. Meron siya 110. Ayan o, 110. So, okay siya. Okay na to. Itong isa naman, sira na yung 110 niya. Hindi na gumagana ang wanting itong isa na to. Ito. So, ang gagawin na lang natin dito, gagawin na lang din natin to 20 yung isa kasi sira na yung 110. So, ito lang ang pwede sa 110. Yan. Itong isa hindi na. To 20 na. Sira na yung ano niya eh. Yung input niya sa 110. Ito, ito. Itong output po niya pala. Itong output nito sa 110 sira na. So, kailangan na natin siyang, mali ito, wala siyang power. Kasi naputol ito, tanggal. So, na siguro pagkakabatak, yun ang naging issue. So, ngayon, okay na siya. Pabalik na lang natin yan. Okay na to, try na natin. 220 na. Ah, lagay ko na dito. Tapos ngayon, ito namang isang ating titiranin. Ito. Problem nito ay sira ang 110. Tapusin natin to. Problem nito ay walang 110. Check natin yung kanyang baka hindi connected dito. So yan, connected naman siya. Pero wala siyang output na. Wala na siyang output. So, pag ganyan, kuwante naman siya. Wala nang ano. Gagawin na natin to 20. Ayan. So, gagawin natin dito ay gawin na natin siyang 220. Kasi wala na yung 110 niya, sira na. Kasi tumutunog to eh. Patay na natin to. Yan. Gawin natin dito ay
sa 220. Bale, gano'n na lang ating gagawin. Kasi ito, ang gagawin na lang natin dito ay mabalutan natin ang tape. So, lagyan na natin isolation. Hindi dumidikit ang tape eh. So, isolation ang gagamitin. Tapos hinang ko na lang siya sa 20. Ito, hinang natin siya. Sa 220 natin siya ilalagay. Sisira na ang 110. Dikit na natin siya sa kabilang side nito. Natin kung kapit na kailangan natin itong i-ayos ng hinang kasi ito ay mag-iinit. Ayan. Kailangan siya mag-iinit ng maayos. So yan, nakaano na, nakainang na. Tira natin, hindi na nga, hindi siya mag-shorted. So, copper sound natin. Kailangan hindi siya sorted. Dalawa, hindi. Yan. So check natin kung connected na. Ito, dito. Okay, connected. Connected. Kabila. Ah, connected naman. Yan, okay. So, magana na siya. Sira na ang kanyang 110. Balik lang natin to. Ito, wala na tong isa na to. Balik lang natin sa lalagyan. Siya. Lagyan ko na ang isolation. Punta dito. Tapos isolation naman para dito. Tapos painitan.
So okay na, wala ka, hindi siya dikit-dikit. Hindi siya shorted. Bukod. Para iwas grounding. Ilagay natin ang punto ang bawat isa. Ayan. So, ayan na. Set na natin. Tama ba? Okay. Ito doon. Bila. Okay. Ito. Testing na natin. Para sa ating conversion, na 220 na lahat. Natin ang power natin. Tama na. So, wala natin ang ating kinonvert. Bali, ito, 220 na rin siya. Power on natin. Ayan. Medyo na umuugong lang siya. Hindi may nakal na ano. Palitan na ng itong ganito, ito live lock. Tawag dyan na yan, no? Tawag nga dyan. Limutan ko na, nawawalan sa isip ko ah. So, check natin. Kailangan makita natin siya na 220. So, light. Okay. Taba. Buo na. Yeah. Check natin. 220. Yan. 220 na po siya. Yan. 220 na din. Yan. 220. So, yan. 220 na siya lahat. So, ito. 220 lahat. Itong isa naman. Ito naman ay isang 110, tapos tatlong 220. Ayan. So, lalagyan na lang natin ang load. Sira na yung kanyang 110 eh. Isang line. So, wala nang ibang choice kundi repair lang. Okay na yan, gumagana na. Medyo maingay lang ang kanyang ito, itong lock na ito. Nakalimutan ang tawag dito. Isipin ko muna. Ayun, ano ko na. Naisip ko na. Yung relay ang tawag dito. So, maingay na yan yung relay. Okay lang yan. At least gumagana. Medyo maingay lang. So, yung relay niya, so, sobra ng ingay. Kasi sira yung isang line niya. So, 110. Ngayon, kaya maingay siya. Siguro may problema na itong ano niya. Transformer. Hindi na magana yung one din eh. Ayan, so okay din. Balik ko na lang siya. Tapos bibigay ko na sa may-ari. Assemble ka na lang, lagay ko na lang yan sa lalagyan, tapos bigay na sa may-ari. So, itong isa, problem ay no power. So, nag-spark siya. Ito ang problem nito. Ito naman, yung 110, wala na, tira na. So, ang choice, 220 na rin. 220 na lahat. Tapos ito, tatlong 220, tapos isang 110 naman. So, kalita na ang mga video. So, salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, sa susunod na repair naman tayo. Yan. So, babay na po. Mababa na ang ating oras na naubos. Sana kahit pa paano, nakatulong ang ating pagre-repair lalo sa mga baguhan na medyo wala nga pong alam sa pagre-repair ng transformer. So, hanggang dito na ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.